feel so boring here. Wika ni Zeref habang malumbay na nakaupo sa kama at bagot na bagot sa kaniyang pag-iisa. Nang makarinig siya ng pagring ng kaniyang phone, inilingon niya ang kaniyang ulo sa pag-aaring nasa ibabaw ng sofa. Oh, Sandra's calling. Walang interes niyang saad at hindi pinansin ang tawag ng babae hanggang sumaputol ito. Ngunit, katatapos lang ng isang ring, ay muli na naman siyang nakatanggap ng isa pang tawag. Sa muli ay nilingon niya ito at ibang babae na naman ang tumatawag. Walang ganang bumuntong hininga ang binata at pinabayaan itong magring lang ng magring hanggang sa matapos. Inihilig niya ang kaniyang buong katawan sa sopa at nagmumuni-muni habang nakatingin sa kisame. I don't want to hang out with Sandra, with Karen, with Carol, and even to my most favorite war, Vanessa. I feel so bored to them. I want to feel something new. Someone that can put more fire on my body. A woman that can make me unstoppable. But where should I find that kind of woman? I'm tired of doing it with white people. Sana ibang putahe naman. Dugtong niya sa kanyang sarili at niyakap ang kanyang una nang biglang may pumasok sa kanyang utak. Yeah, I know what I want. I want some Filipina. That's right, that's what I want. Aniya sa kanyang sarili at dalidaling tumayo mula sa sopa. Mabilis niyang tinungo ang kanyang kwarto at nagayos ng kanyang mga gamit. Nang matapos, ay walang sinayang na oras ang binata. Agad siyang nagtungo sa airport at lumipad papuntang Manila. Sa haba ng biyahe, ay pagod na pagod ang katawan ni Zeref. Nagbook siya sa isang 5-star hotel. May sarili silang hotel kung tutuusin, ngunit hindi siya pumunta doon dahil tiyak niyang malalaman ito ng kapatid niyang si Conrad. At kwe-questionin na naman siya nito na parang tatay niya. Nang makarating sa Manila ay inilagay lang niya ang kaniyang maleta sa kwarto at agad na dumiretso sa club at ngayon ay kasalukuyang nakaupo siya sa isang table. Maraming babae ang lumalapit sa kanya pero hindi niya gusto ang mga ito. What a drug! Disappointed niyang sad sa kaniyang sarili at tinungga ang kaniyang alak. I regret for coming here. Parang wala naman akong matipuhan. Gusto ko ng babae. Yung malakurubang babae. Hindi gaya ng iba rito. Malaki lang ang hinaharap pero parang walang mga kurba. Walang ka-shape-shape ang katawan. Wala na bang sexing Pilipina ngayon? Parang nagsayang lang ako ng oras. Reklamo niya sa kanyang sarili at lumapit sa isang bartender. What's your name? Tanong niya rito. Alwin, sir. Okay, Alwin. I will give you some good money right now. In exchange of getting me a girl who has long black hair with cute sweet smile. And for most, she should possess a car body. It doesn't matter to me if she has a small tiny boobs, as long as she has a nice curve. Take note, I don't want a fat belly girl. Okay lang sa akin kung hindi kalakihan ang puwet niya, as long as I can slap that booty hard. You're a man, and you know what I'm talking about. Saad niya rito at kumuha ng cheque at saka nagsulat ng numero. This is for you, and here is my hotel. Bring a girl here, and I will add more money for you there. Bring me a girl who would agree to the offer I'm giving you, okay? A one-night stand with a very good amount. At kung wala kang madadalang babae sa akin ay wala kang dagdag bayad mula sa akin. Understood? Dugtong niya rito at agad na sumang-ayon ng lalaki sa nais niya. Matapos mag-usap, ay bumalik si Zeref sa kaniyang hotel. Naghihintay ng babaeng pasalubong ng bartender para sa kanya. Habang sa kabilang banda naman ay kadarating pa lamang ni Juvia sa club at ng kaibigan niyang si Amor. Agad silang umupo sa harapan ng bartender at umorder ng drinks. Dahil sa ganda ni Juvia, ay agad niyang nakuha ang atensyon ng bartender. Ang ganda niyo po, ma'am. Siguro may boyfriend ka na po ano. Usisa at papuri sa kanya ng bartender. Actually, ikakasal na ako eh. And thanks for your compliment. I appreciate it. Ngiting tura niya rito sabay ipinakita ang malaking diamond ring sa daliri niya. Mukhang masaya ka po, ma'am, sa magiging asawa mo ah. Congratulations po. Ang ganda po ng ring mo. Kasing ganda mo, ma'am. Anito at biglang natahimik si Juvia. Hindi niya batid kung masaya nga ba siya o sadyang wala siyang magawa dahil malaki ang utang na loob nila kay Conrad. Si Conrad ay mayaman
at ilang beses na nitong isinalba ang kumpanya ng kanyang ama. Bilang kapalit at pasasalamat, ay kailangan niyang magpakasal sa binata labagman sa kanyang kalooban. 2 taon na rin silang magkasintahan ni Conrad at ni minsan ay hindi niya ito nakitaan ng masamang pag-uugali. Alagang alaga siya nito at sobrang gentleman. Maituturing na swerte siya sa kanyang asawa dahil bukod sa mayaman ay mapagmahal pa ito. Ngunit hindi niya batid sa kanyang sarili na tila ay hindi siya masaya. Si Conrad ay hindi niya pinili sa buhay niya pero ito ang pinili ng kanyang ama para sa kanya. Dahil sa malalim na iniisip, ay napabuntong hininga na lang siya. Masaya ba talaga? O nagkukunwari lang akong masaya? Wika niya sa kanyang isipan na may lungkot sa kanyang muka. Juvia, ayos ka lang ba? Tanong ni Amor nang mapansing malayong iniisip ng kaibigan. Ha? Ako? Oo naman. Ayos lang ako. Inihahanda ko lang ang sarili kong malasing dahil bilang na maaaraw ko bilang isang dalaga. Turan niya rito at sabay silang humagalpak sa tawa. That's right! Let's enjoy the party! Masayang wika ni Amor at handa na itong magwalwal. Habang sa kabilang banda naman, ay ibang tumatakbo sa isipan ng bartender. Parehong maganda at klase ang dalawang babaeng nasa harapan niya. Nangingibabaw ang ganda ng mga ito sa lahat at hirap siyang makapili sa mga ito kung sinong dadalhin niya sa binata. Juvia, sasayaw lang ako sa dance floor with that seductive man, okay? Dito ka lang and wait me. Mag-i-enjoy lang ako ng sandali. Alam mo na, kailangan ko rin makahanap ng papa para sa akin dahil ayokong maingit sa'yo for having a perfect soon-to-be husband. Biro nito bago iniwanan ang dalaga. Nang mapag-isa, ay ininom ni Julia ang alak nang hindi niya napapansing may inilagay na kung ano ang bartender sa kanyang alak. Matapos matungga ito, ay nakaramdam siya ng pagkahilo sa loob lamang ng ilang segundo. Ma'am, ayos ka lang po ba? Nag-aalala ang pagkukunwari ng bartender sa dalaga. Oo, ayos lang ako. Don't worry, I'm okay. Sagot niya. Why do I feel so dizzy? It's just a one shot. Sanay naman ako sa ala kaya bakit? Tanong niya sa kanyang isipan at pakiramdam niya ay lasing na lasing siya sa isang tagay lang. Tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan upang pumunta ng comfort room ngunit agad siyang nahilo at napabalik upo sa kanyang silya. Ma'am, ayos ka lang ba? San ka ba pupunta? Alalayin na kita. Alok sa kanya ng bartender. Yes, please. Pasensya ka na sa akin, ha? Pahintulot niya rito at agad siya nitong sinamahan. Ngunit nang malapit na sila sa comfort room, ay pakiramdam niya mas nahihilo siya at nalalasing. Kasunod nun, ay naramdaman niyang binuhat siya ng bartender palabas sa club at sinakay sa kotse. Wait, saan mo ako dadalhin? Nahihilo niyang sad habang walang lakas na lumaban. Pasensya naman pero sayang yung pera kung hindi ko madadala ng babaeng lalaking yun. Sad nito at agad na dinala ang dalaga sa naturang hotel. Habang si Amor naman ay nagtataka nang wala na ang kanyang kaibigan sa kinaupuan nito. Tinatawagan niya ito subalit hindi ito sumasagot. Hindi nagtagal, ay narating na nila ang hotel at isang katukang narinig ni Zeref sa kanyang pintuan at dali-dali niya itong binuksan. Sir, ito na po siya, ang babaeng nais mo. Sad ng bartender sa binata habang ang dalaga naman ay animoy lasing na lasing na. Did she agree to you? Paninigurado niya rito. Yes sir, hindi ko naman ito madadala rito kung hindi kami nag-usap. Pagsisinungaling nito, kinuha ni Zeref ang dalaga at binigyan ng pangkaragdagang bayad ang lalaki at agad na itong umalis. Inihiga ni Zeref ang dalaga sa kama at pinagkatitigan ang muka nito. She's so beautiful. Humahanga niyang sad at hinaplos ang malambot nitong pisngi. Lumandas ang kanyang mga mata pababa sa labi nito hanggang sa buo nitong katawan at mas lalo pa siyang humanga sa maganda nitong hubog. Hinaplos-haplos niya ang labi nito at marahang hinalikan. Habang si Juvia naman ay napukaw ang kanyang inaantok na kaluluwa sa nangingimbalang halik sa kanyang labi. Bagaman nakapikit ang kanyang mga mata, ay malaya niyang ginantihan ng lalaki sa bawat halik nito sa kanya. Kasunod nun,
ay naramdaman niya ang kamay nito sa loob ng kanyang damit at malayang hinihimas ang kanyang maumbok na dibdib. Agad na uminit ang kanyang katawan para rito. Ang init dala ng paggalasing at init ng kanyang katawan ay nagsalubong dahilan upang yumakap siya ng mahigpit sa lalaki hanggang sa napuno ang silid ng masasarap na himig. At isang mainit at magandang gabi ang namagitan sa dalawa hanggang sa kapwa sila bumagsak sa kama ng pagod. Hating gabi nang bumangon si Zeref mula sa kama at pumunta sa kanyang veranda at uminom ng konting wine habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa hubot-hubad na katawan ng babaeng tanging buwan lang ang nagsisilbing ilaw na tumatago sa salamin niyang pinto. Hindi ito nakatakip ng kumot, kaya bumalandra ang katawan nito sa kaniyang mga mata. This girl is so different. It's been a long time mula nung huli akong humanga sa ganda ng isang babae. And it's been a long time too nang huli akong nakaramdam ng gantong sensasyon. Aniya sa kaniyang isipan at nilagok ang kaniyang alak. Kinaumagahan ay nakatanggap ng emergency call si Zeref tungkol sa kaniyang kumpanya. Labagman sa kaniyang kalooban na umalis ay napilitan siyang iwanan ng babaeng mahimbing pang natutulog. Gayunpaman ay nakuha pa niyang kuhanan ng litrato ang maganda nitong muka. Nang magising si Juvia mula sa mahimbing niyang pagkakatulog, ay agad siyang nakaramdam ng pagsakit ng kanyang ulo at animo'y may hangover pa siya kagabi. Tsaka iginala ang kanyang mga mata sa paligid. What? Where the hell am I? Taranta niyang tanong sa kanyang sarili nang mapagtantong hindi siya pamilyar sa silid at agad na napabalikwas ng bangon mula sa kanyang kinahihigaan. Ngunit sa kanyang pagtayo ay salamin ang kanyang kaharap at doon niya nakita ang kanyang katawang hubot-hubad. Sa isang iglap ay tumigil ang mundo ni Juvia. Tumigil siya sa paghinga habang nagkakarera ang kanyang puso sa lakas ng pagkabog nito at isa-isang bumalik sa kanyang isipan ang kaniyang nagawa. What I have done? It can't be. Ikakasal na ako. Paano ko nagawa to? Hindi to maaari. Usal niya sa kanyang isipan habang puno ng takot ang kanyang sarili na baka ay malaman ito ng kanyang fiancé at maging dahilan pa ng kaguluhan sa lahat. Dahil sa magulong isip ay agad na tinawagan ni Juvia ang kaniyang kaibigan. Matapos nun, ay isa-isa niyang pinulot ang kaniyang damit sa sahig at madali ang nilisa ng silid. Kasalukuyang nasa isang restaurant ngayon si Juvia kasama si Amor at magkaharap sila ngayong nag-uusap. Really? Dilat matang bulalas ni Amor sa kaibigan nang mag-umpisa itong magkwento. Pwede bang pakihinaan ang boses mo? Nakakahiya na ang nagawa ko tapos kulang na lang, ipagsigawan mo pa. Saway niya rito. Okay, I'm sorry, but is he handsome? Sobra ka ha? Nahihiya na nga ako sa sarili ko dahil sa nagawa ko eh. Tapos yan pang itatanong mo? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nag-aalala sa akin? Halos mangiyak-ngiyak nitong wika sa kaibigan at abot langit ang konsensya para sa kasintahan. Anong gagawin ko, Amor? Paano ko to haharapin? Paano ko to sasabihin sa pamilya ko? At kay Conrad, paano ko to ipapaliwanag? Natatakot ako, Amor. Dugtong niya sabay malakas na ibinagsak ang kanyang noo sa mesa. Dahilan upang magsikalansingan ang lahat ng gamit sa mesa at pinagtinginan sila ng mga tao sa paligid. Hoy, luka-luka ka ba? Huwag kang magbakamatay dito. Baka mamay isipin nilang baliw ka. Kahit ipokpok mo pa itong mga baso sa ulo mo, hindi ka magkakaroon ng amnesia. Talagang mababaliw na ako, Amor. Hindi tamang nagawa ko. Hindi na ako marangal na babae at kasintahan kong maituturing. Pakiramdam ko ang sama-sama akong tao. Turan niya rito. Hay nako! Sino ba kasi nagsabi sa'yo na aminin mong nangyari kay Conrad at sa pamilya mo? Magagalit lang naman sila kung malalaman nila, hindi ba? Suhestyon ito at napangat ng tingin si Juvia rito. Anong ibig mong sabihin? Simple! Ilihi mo! Ang lahat ay ikaw at ako lang nakakaalam. This will be a secret between you and me, di ba? So, walang magagalit. Tama ako, hindi ba? Anito, at agad na sumang-ayon si Juvia sa ideya ng kaibigan. Lumipas ang isang buwan, ay nakaramdam ng pagkahilo si Juvia
habang nasa biyahe. Paulit-ulit niya itong nararamdaman at marami na siyang pagkain na ayaw kainin. Madalas ay umiinit ang kanyang ulo nang walang dahilan. Dahil doon ay kinausap niya si Amor na isang doktor. Binigyan siya nito ng isang pregnancy test kit at sinunod ang habilin nito. At ang resulta nun ay buntis nga siya. Sa puntong yon ay hindi batid ni Juvia kung papaano niya haharapin ang lahat. Wala nang paraan upang iwasan ang kanyang kasalanan. Inamin niyang lahat sa kanyang mga magulang at gaya ng inaasahan ay nagalit ang mga ito. Ang kanyang ina naman ay halos himatayin ang malaman ng lahat. At ngayon ay kasalukuyang kaharap niya ang fiancé na si Conrad. Habang si Zeref naman ay kasalukuyang umuwi ng Pinas upang hanapin ang babaeng nagpapagulo sa kanyang isipan gabi-gabi. Nang dahil lang sa isang mainit na gabing hindi niya magawang makalimutan. Baby, what makes you to come here? Do you miss me already? Malambing na sad ni Conrad sa kasintahan at agad nitong niyakap ang nobya subalit inilayo lang ni Juvia ang kanyang sarili mula rito. What's wrong, Juvia? Nagtatakang usal ni Conrad habang ang dalaga naman ay halos hindi makatingin ng diretso sa kasintahan. Hindi nararapat na lokohin si Conrad dahil isa itong mabuting tao at kasintahan sa kanya, subalit kailangan itong malaman ang lahat. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin rito at buong tapang itong sinagot. Hindi na ako magpapakasal sa'yo, Conrad. Sad niya rito at mas lalong naguluhan ang binata. What? But why? Tama ba ako sa narinig ko? Juvia, ano to? Buntis ako, Conrad, at hindi ikaw ang ama. Nagkasala ako sa iyo matagal na, at akala ko ay maitatago ko ito mula sa iyo habang buhay, ngunit hindi pala. Nabuntis ako, Conrad, at wala nang dahilan para mahalin mo ako dahil isa akong marumi at makasalanang babae. Nagtaksil ako sa iyo ng isang gabi, at patawad sa nagawa ko. Alam kong mahirap akong patawarin pero sana mapatawad mo ako, Conrad. Hindi ko to sinasadya pero nagawa ko na. Aniya sa nobyo ngunit labis itong nagalit. Sa laki ng pagkakautang at sa laki ng galit ni Conrad para sa kanya, ay dinimanda nito ang kaniyang bunsong kapatid ang papalit bilang bride. Dahil doon ay wala sa oras na napauwi ang kaniyang kapatid sa Pinas. Sa madaling salita ay nagpakasal ang dalawa. Lubos siyang nahihiya at nakukonsensya para sa kapatid dahil nalagay ito sa alanganin. Maisalba lang ang kanilang buong pamilya mula sa kahihiyan. Lumipas pa ang ilang buwan ay nagtaka siya ng muling magpakita sa kanya si Conrad. Humingi ito ng paumanhin sa kanya at naglahad ito ng pagmamahal para sa kapatid niyang si Lila at nangako itong aalagaan at iingatan niya ito sa habang buhay. Sa puntong yon ay nakuha na rin niya ang kapatawaran ng dating kasintahan. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa nang biglang dumating ang kaniyang kapatid na may ibang lalaking kasama na sobrang pamilyar sa kanya at naabutan silang nagyayakapan. Agad itong nag-walk out habang si Conrad naman ay hinabol ang asawa nito. May tiwala si Juvia na maayos ng mga ito ang hindi pagkakaunawaan dahil tunay ang pagmamahal ni Conrad. Ang hindi niya lang lubos maisip ay kung nananaginip ba siya ng gising o hindi nang makitang lalaking minsan ang umangkin sa kanya at ang ama ng dinadala niya. Halos tumigil ang kanyang mundo nang makita itong may malaking hakbang na naglalakad palapit sa kanya. Gayunpaman ay nagawa pa rin niyang ilayo ang kanyang sarili mula rito. Ngunit agad siya nitong naabutan at mahigpit siyang hinawakan sa isang kamay. You're that woman, right? Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang babaeng yun. Saad niya sa dalaga habang mahigpit itong hinahawakan. You're the woman who always haunt me, even to my sleep. Ikaw ang babaeng hindi ako. Pinatahimik kahit pa ulit-ulit kitang sinusubukang kalimutan. Sabihin mo, anong ginawa mo sa akin why I feel like I'm going to be crazy? Every time I think about you. Every time I want to hold you. No one make me feel this way. Ikaw lang. And I don't even know if I'm learning what is love.
or it was just a lust. Aniya sa dalaga at walang habas itong hinalikan sa labi upang patunayan kung init lang ba ng katawan ng kanyang nararamdaman dito o pagmamahal. Agad naman siyang itinulak ng dalaga at mabilis na sinampal. Sa lakas ng pagkakasampal ay gumuhit ang palad ng dalaga sa mukha nito. Ang lakas ng loob mong halikan ako? Ang lakas ng loob mong muling magpakita sa akin matapos mong guluhin at sirain ang buhay ko? Ang kapal-kapal ng mukha mo! You don't know what I've been through after that night. Anong tingin mo sa akin, laruan mo? Galit na galit niyang sad sa binata at muli itong sinampal sa kabila nitong pisngi. Galit ako sa'yo. Halos isumpa kita because you destroyed my life. Iniwan mo ko sa harap ng kahihiyan. Hindi mo alam kung anong galit ang hinarap ko dahil sa'yo. Wala kang hiya. Wala kang puso. Dugtong niya at kinuha mula sa kanyang bulsang checking may malaking halaga. At inihampas ito sa dibdib ng lalaki. Ayan! Ayan ang pera mo! Kainin mo yan! Laklakin mo yan! Dahil hindi niyan mababayaran ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Dahil sa kasalanang nagawa ko kasama ka. Sad niya at napatingin ang binata sa cheque. Kaya pala wala siyang nakikitang malaking bawas sa card niya ay dahil hindi pala ito winidraw ng dalaga. Subalit mas naguguluhan siya kung bakit galit na galit ito sa kanya. Gayong ang lahat naman ay napag-usapan at nabayaran. Wait, kulang ba ito? Tell me if you want more. Pero bakit ka galit na galit sa akin? Bakit mo sinisisi sa akin ang lahat gayong this money is the money I have to pay you sa isang gabing kasama kita sa kama? You agreed to this at that night. Kaya why are you blaming it all to me? May pera ka na nga at nasarapan ka pa. Bonus na ang gwapo kong mukha at maganda kong katawan na minsan ay nalasapat na angkin mo. Many girls want me at maswerte ka. Sad ng binata na ani mo'y hindi ito nakakaintindi. Napailing na lang ang dalaga at hindi siya makapaniwala na may saraulong lalaki siyang kaharap at muli itong sinampal. Sa pagkakataong ito ay doble ang sakit ng pagkakasampal ni Juvia sa matigas at walang hiya nitong muka. Ano bang problema mo? Mahapdi na. Sumusobra ka na. Naiinis niyang sad rito at kulang na lang ay papatulan na niya ang dalaga kung hindi lang ito babae. Ano? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo. Kahit paulit-ulit kitang sampalin na hindi mo mababayaran ng lahat ng paghihirap ko. Alam mo? You set me up. Siguro galit ka sa kuya mo. That's why you set me up. Pagbibintang ng dalaga na mas ikinalito ng isipan ni Zeref. Ano? What are you talking about? Why is my brother involved sa isang gabing napagkasundo natin ha? Ipaliwanag mo nga dahil hindi na kita maintindihan. Nalilito niyang sambit rito. Nilinis pa niya ang kanyang tenga upang maihanda ang kanyang pandinig sa sasabihin ng dalaga. Huwag ka nang magkunwari. Alam mo, ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko sa tanang buhay ko. Sad ng dalaga at unti-unti nang namumula ang mga mata nito at anumang oras ay handa itong magpakawala ng mga luha. Dahil doon ay may kung anong kirot sa puso ang naramdaman ng binata. Ang naiinis niyang mukha para sa dalaga ay biglang nagbago at napalitan ng awa. I'm sorry, but I don't really know kung anong kasalanan ko sa'yo. Nahahabag niyang sad rito at kusang gumalaw ang kanyang mga kamay upang punasan ang mga luha nito sa mga mata, ngunit agad itong tinapik ng dalaga. Huwag mo akong hawakan. Galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Kung pwede lang kitang isumpa ay ginawa ko na. I just want to celebrate the days habang dalaga pa ako. Kasi alam ko na kapag may asawa na ako, my life won't be the same anymore. Alam mo, sanay ako sa alak eh. Pero one shot lang. One shot lang yun eh. Nang hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit parang lasing na lasing ako. Batid kong may ipinalagay ka sa alak ko kaya ako nagkaganon. Kung galit ka sa kuya mo, bakit mo ako dinamay? Oo, sige na. Nadala rin ako sa nangyari sa atin. Dahil hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit ganon. Kung bakit yun nangyari. Kung bakit ganon ang nararamdaman ko. I was out of control sa sarili ko. At sinamantala mo ang kahinaan ko. You destroy me. You destroy my life.
Galit na galit niyang sad sa binata habang naguunahan sa pagtulo ang kanyang mga hindi mapigilang mga luha. Lahat ng galit at pagkamuhi ay nais niyang iparamdam sa binata. Gusto pa nga niya itong sampalin hanggang sa mamaga ang mukha nito. Habang ang binata naman ay natulala at napanganga sa kanyang narinig. What? I don't know what you're talking about. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ang alam ko ay kusa kang sumama sa inutusan ko. At wala akong idea kung sino ka at kung ano ka sa buhay ng kapatid ko. Paliwanag niya rito habang awang-awa siya sa dalaga dahil sa palagay niya hindi ito nagsisinungaling. Baka dahil sa perang inalok niya sa bartender, ang nagtulak rito na gumawa ng hindi magandang hakbang. Huwag mo nang ipagkaila pa. Sinadya mo ang lahat. Hindi naman si Conrad ang nasira mo kundi ako. I'm this daughter of a chairman na disgrasyada. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun ha? Nakakahiya! Halos hilingin ko sa Diyos ang oras ng kamatayin ko. Makawala lang sa kahiyang dinadanas ko ngayon. Alam mo ba kung gaano kabigat ang hindi mo magawang maiharap ang pagmumukha mo sa harap ng lahat dahil sa nahihiya ka? Dahil isa kang disgrasyada. Ang hirap nun. Ang hirap-hirap nun. At ito pa. May kapatid pa akong kailangang magbayad dahil lang sa nagawa kong kasalanan. I love my sister so much pero inilagay ko siya sa sitwasyong hindi niya inaasahan. Alam mo ba kung anong bigat ng pagkakonsensya ko dahil doon? Hindi. Dahil wala kang kwentang tao. Wala kang modo. Mahaba niyang litanya rito nang hindi napuputol ang mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Habang ang binata naman ay tila lumulutang sa ere dahil sa kanyang narinig. Ano? Tangi niyang wika at ni pagkurap ay hindi niya magawa. Hindi pa sumasagi sa kanyang sintido ang lahat. Gayunpaman ay kay bilis ng pagkabog ng kanyang puso. What did you say? Disgrasyada? You mean you're pregnant? Buntis ka? Paglilinaw niya rito at pigil hiningang hinihintay ang magiging sagot ng dalaga. Oo, tama ka. Walang emosyon at tila manhid niyang wika sabay pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Tama ka nga, buntis ako. 3 buwan na akong buntis at ikaw ang ama. Dugtong niya at dilat matang lumandas ang mga mata ng binata sa tiyan ng babaeng kaharap niya. At doon pa lang niya napansin ang maliit na pagkaumbok ng tiyan nito sa mahigpit nitong bestida. Buntis ka? At ako ang ama? Nag-aalangan niyang bigas at hindi makapaniwalang nakabuntis siya ng isang babae. At ngayon ay magiging ama na siya. Iniling niya ang kanyang ulo habang nakatingin pa rin sa tiyan ng dalaga. Ako ang ama niyan? But how could I tell na ako ang ama ng batang yan? Gayong madali ka lang makuha sa club. No way. That can't be my child. Dugtong niya rito. Excited siyang maging ama ngunit nasa loob ng kanyang puso na baka sakaling hindi siyang ama ng batang dinadala nito. He is ready to settle down pero wag sa babaeng madaling makuha sa isang party club. Hindi ko naman kailangang patunayan na ikaw ang ama ng dinadala ko. Dahil wala akong ibang gustong gawin mo para sa akin at para sa anak ko. Hindi ko kailangan ng suporta mo o kahit anong sustento. Kaya kong buhayin ng anak ko ng mag-isa. Ang gusto ko lang ay ang hindi ka makilala ng anak ko. Dahil mas mabuting mag-isa akong magpalaki nito kaysa may makilala siyang amang isang hayop. Umalis ka na! Pagtatabuyan niya sa binata. No. Maybe we can talk more about it. I still want that kid if that is mine. Pigil niya rito at inuon lang ng dalaga ang kanyang atensyon sa ibang direksyon. Umalis ka na! Matigas niyang sad rito. No, I still want to talk more. Sinabing umalis ka na! Umalis ka na at ayaw na kitang makita pa! Alis! Umalis ka na! Matigas at galit na galit nitong wika sa binata. Itinikom ni Zeref ang kanyang bibig at pinagmasdan ng dalaga. Sa palagay niya ay hindi na nito gustong makipag-usap pa sa kanya at napabuntong hininga na lang siya rito habang pailing-iling na umalis. Ang pagkikita nilang muli ng dalaga ay hindi nagpatulog kay Zeref. Panay lang siya sa paglimbag-limbag sa kanyang kinahigaan habang iniisip ang mga nangyari ngayong araw. Hindi niya sukat akalain na ang babaeng naka one night stand niya
ay ex-fiancé pala ng kuya niya. Pakiramdam niya tuloy sa kanyang sarili ay marami siyang nagawang kasalanan at hindi niya alam kung saan siya magsisimulang magpaliwanag sa kanyang kuya at kung papaano niya susuyuin ang dalaga dahil paano kung anak nga niyang dinadala nito. Gusto niyang magkaanak pero nais niyang masigurado na anak nga niya ito. Dahil sa hindi makatulog ay bumaba si Zeref at nagtimpla ng kape. Lumipas pa ang mga oras ay hindi talaga siya dinadalaw ng kaniyang antok. God, this is now my ninth coffee. Saad niya sa kanyang sarili at hinihintay na dumating na ang kaniyang antok. Kinabukasan ay maagang nagising si Conrad. Hinalikan niya ang noo ng kanyang asawang si Lila at maingat na umalis sa kama upang ipaghanda ito ng breakfast. Alam niyang hindi siya naging ganun kabuting asawa rito kaya nais niyang pagsilbihan ito. At kahit araw-araw niya pa itong pagsilbihan ay gagawin niya. Nang sa kaniyang pagbaba ay bumalandra sa kaniyang mga mata ang mukha ni Zeref na tulala at mukhang wala ito sa tamang pag-iisip. Oh my God, Zeref! Why are you looking like that? Nagkasino ka ba? At naipusta mo ang lahat ng meron tayo? Tell me, Zeref, para mapatay na kita agad ngayon pa lang. Sad niya sa kapatid ng nakapamewang sa harap nito. Habang si Zeref naman ay nanatiling nakatulala at animoy sabog na sabog. Kailan ba ako nagkasino? I just like girls, pero hindi ako sugarol. Isa pa, higit pa dun ang problema ko. Aniya at inangat ang kaniyang paningin sa kapatid. Si Juvia, ex-fiancé mo siya hindi ba? Yes, and how do you know that? Wala ka namang pakialam sa buhay ko at kung sinong taong minamahal ko hindi ba? As long as you enjoyed your own life. Unexpected yata itong tanong mo, Zeref. Aniya sa kapatid na may pagtataka. Si Juvia, siyang babaeng naka one night stand ko. At pakiramdam ko, ako ang ama ng dinadala niya. Turan niya na labis na ikinagulat ni Conrad. Kasunod nun ay ang paglipad ng kamay nito sa pagmumuka ng kapatid. Animoy, tinamaan ng malakas na hangin si Zeref sa diin ang pagkakasuntok sa kanya at halos mawalan siya ng malay. God damn it! Usal niya sa kanyang sarili at walang balak na gumanti sa kanyang kuya. Iniling niya ang kanyang ulo upang ibalik ang kanyang ulirat nang makabawi ay may naramdaman siyang likidong dumadaloy mula sa kanyang ilong at hinaplos niya ito. Blood? Maybe I deserve this. Dugtong pa niya. Talagang you deserve that. How could you do that to her, Zeref? Sa dinami-rami pa ng mga lalaki sa mundo, bakit sa'yo pa natinik si Juvia? How could you? Alam mo, gusto pa kitang sakalin hanggang sa mawalan ka ng hininga. Galit niyang sad rito at nagsalubong ang dalawang kilay ni Zeref. Bakit parang galit na galit ka? May gusto ko pa rin ba sa ex-fiancé mo? May asawa ka na. Anong ulo meron ka, Zeref? Talaga bang ang ulo mo lang sa iba ba ang gumagana? Nagagalit ako sa'yo. Dahil paano mo nagawang iwan ang buntis ang isang mabuting babae? Alam mo bang halos ikasira na niyang lahat? How could you do that to her? Parang hindi ka lalaki. If you just want a play, bakit hindi ka man lang gumamit ng proteksyon? Kung takot ka palang maging ama. Kuya, okay. I'm sorry. I was about to use protection pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Aniya at napasapo na lang ng sariling noo si Conrad dahil sa kapatid. Malamang, berehen pa ang babae ng kinuha mo. And now, ang kapal ng pagmumukha mo upang magduda? So ano? Anong plano mong siraulo ka? Umayos ka, Zeref. May pagbabanta nitong saad sa kapatid. Obviously hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung ako nga bang ama ng batang dinadala niya. God, Zeref, talagang sa'yo yun. How would I know na ako lang after that night? Zeref, do you want that kid? Dahil kung hindi at kung sa'yo nga ang batang yun, I will talk to Papa na kalahati ng mana mo ay mapupunta sa bata. Anito at natahimik ang binata. Kuya, of course I want that kid. Not because I'm afraid of losing my inherit. But what if that child is not mine? Alinlangan yung sagot rito. Aminado siyang gusto nga niya ng anak ngunit nabibigla lang siya sa biglaang pangyayari.
Okay, Zeref. Hindi masamang babae at maruming babae si Juvia. Isang tanong. Are you attracted sa kanya? Bakit naisipan mong hanapin siya? Anong rason mo kung bakit mo siya hinahanap? Anong gusto mong patunayan? Hindi basta-bastang hinahanap ng isang lalaki ang isang babaeng naka-one-night stand niya nang walang malalim na dahilan. Mahal mo ba siya? Aniya at bumuntong hininga ang binata. Matapos namin magkaroon ng isang gabing pagsasalo, ay hindi ko na siya makalimutan. Palagi siyang laman ng isip ko. You know me, kuya. I don't take girls seriously. But she's different. Nais ko sanang masagot ang mga katanungan ko kung bakit ko siya hinahanap-hanap. If what I feel for her is just a lust, or I'm starting to feeling the love that you said. Sagot niya sa kapatid. At anong plano mo ngayon? I want that kid. If that's mine, I want that kid pero hindi ko alam kung paano ko kakausapin si Juvia. Gayong abot langit ang galit niya sa akin. I want that kid, kuya. Wala pa sa isipan kong magkaroon ng anak. But after seeing her tummy, I felt like I want one. I feel like I want to have a child and a wife. I don't know. I feel like I want them both. I want to have them. I really hope the child is mine. Seryoso niyang sagot sa kanyang kuya at napangiti si Conrad. Parang ganap ka ng lalaki, Zeref, sa mga salita mo. I'm happy for you. If you really want her and that kid, gawin mo ang lahat ng makakaya mo because no one can help you with that but yourself. Aniya sa kapatid at tinapik ang balikat nito. Kasalukuyang nasa harap ngayon ng building si Zeref at matyagang naghihintay sa dalaga. Nang makita niya itong pumasok sa kotse, ay agad niya itong sinundan at napadpad siya sa gilid ng daan kung saan nakatayo ang dalaga kasama ng isang babae. Bumili siya ng sombrero at pasimpleng tumayo sa poste malapit sa dalaga at lihim na nakikinig sa mga talakayan ng mga ito. Are they selling books? Sad niya sa kanyang isipan nang marinig ang usapan ng dalawa. Patuloy niyang pinagmasdan ng mga ito ngunit hindi ganoong mabili ang mga binibenta ng mga ito. Nako, Juvia. Pangit ata ang libro ko dahil kunti lang ang bumibili. At ang iba'y tinititigan lang nila. Dismayadong wika ng dalaga. Ayos lang yan. Hindi pangit ang libro mo. Talagang kailangan mo lang pagdaanan to bago ka maging successful. Tura niya sa kaibigan. How long they plan to be here? Hindi na ito maganda para sa bata. Anong oras na? At anong oras pa nila mauubos yan? Nag-aalala ang wika ni Zeref at nakapagpasya siyang lapitan ng dalawa. Do you need help? Wika niya mula sa likuran ni Juvia habang si Juvia naman ay agad na napalingon rito. Ang gwapo? Sino ba siya, Juvia? Bago mong boyfriend? Naiintrigang tanong ng kanyang kaibigan habang niyuyugyug ang balikat nito. Manahimik ka nga dyan. Hindi ko siya boyfriend. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko ayaw na kitang makita pa? Hindi mo ba ako naiintindihan? O baka naman gusto mo pang ulitin ko ang mga sinabi ko sa'yo? Ayaw na nga kitang makita. Naiintindihan mo ba? Bigay din niya rito, subalit ngumiti lang ang binata. Naiintindihan ko naman ang sinabi mo. Pero I don't want to follow that order. Look, I'm here for you. But I guess you need the help. Aniya rito at inirolyo ng dalaga ang kaniyang mga mata. Hindi namin kailangan ng tulong mo kaya umalis ka na. Sad niya ngunit agad na sumingit ang kaniyang kaibigan. Nako, Mr. Pogi, talagang kailangan namin ng tulong mo. Mabuti't nandito ka. Kailangan lang naman naming ubusin ang mga to. Sad nito sabay turo ng pitong karton na punong-puno ng libro. Walang problema. Hindi aabuti ng ilang oras yan. Basic lang yan para sa akin. Pagyayabang nito na ikinainis ni Juvia. Dahil kanina pa sila ng kanyang kaibigan eh, hindi pa nga nila mapaubos ang isang karton tapos ngayon ay magyayabang ang binatang hambog. Imposible ang sinasabi mo. Hambog ka. Kapag hindi mo yung napaubos sa loob ng isang oras, ay gusto kong mangako ka sa akin na hinding-hindi ka na magpapakita sa akin. Maliwanag ba? Mataray niyang sad rito. Maliwanag, madam. At kung mapapaubos ko ang mga ito, ay gusto ko sanang
tumira ka sa bahay ko and leave as my wife hanggang sa manganak ka. And if the child is mine, you have to marry me. Pwede na ba yun? Anias dalaga. Nakaramdam ng pagkasindak si Juvia, ngunit binaliwala niya ito. Imposible naman kasing maubos ang lahat ng mga libro sa loob lamang ng isang oras. Sige, pumapayag ako. Turan niya rito. Good. Then after 1 hour, ihanda mo ng sarili mo to become my wife. Anito sa kanya, sabay kindat. Inis namang inirapan ito ng dalaga. Hambog. Akala niya naman, madali ang magbenta. Mahina niyang sad sa kanyang sarili at pinagmasda ng binata kung ano ang gagawin nito. Mapaubos lang ang mga libro. Tinanggal ni Zeref ang kaniyang sombrero na tila ba'y ibinabalandra nito ang kaniyang kagapuhan. Binuksan din niya ang dalawang botones ng kaniyang sleeve dahilan upang lumantad ang maganda nitong dibdib sa mata ng lahat. Anong ginagawa niya? Takang tanong niya sa kaniyang isipan. Sasayaw ba siya habang nagbebenta? Ano kayang iniisip ng hambog na to? OMG! Ang hot-hot niya, Juvia! Pwede akin na lang siya? Pinagpala ka ng gwapo at matipunong lalaki! Natatakam na wika ng kanyang kaibigan habang nakatingin sa dibdib at kagwapuhan ng binata. Alam mo ikaw mag-CR ka na. Baka mga may ihi ka pa dyan dahil lang sa pagkakilig mo. Aniya sa kaibigan at ibinalik ang tingin sa binata. Habang si Zeref naman ay agad na humakot ng atensyon mula sa mga dalaga. May asawa o matanda, maging sa mga bakla. Gwapo si Zeref at halos lahat ng mga mata ay nasa kanya. Maging kapwa niya lalaki ay hinahangaan ang taglay niyang kagwapuhan. Makinig kayong lahat. Meron po akong tinatawag na promo. Ito po ang promo na tatawagin kong Choose Your Reward. Sigaw ng binata at napakunot ang noo ni Juvia. Ano daw? Choose Your Reward? Nako, baka ipamigay lang niyang mga libro ah. Nababahala niyang sad sa kanyang sarili. Habang ang kanyang kaibigan naman ay namumulaklak ang mga mata nito katitingin sa binata. Kapag bumili kayo ng 5 libro, ay may libre kayong yakap mula sa akin. Kapag bumili naman kayo ng 7 libro, ay malaya po ninyo akong halikan. At kapag bumili kayo ng 12 libro, ay may libre kayong halik mula sa akin. And the promo starts now. Dugtong na sigaw ng binata at halos malaglag ang panga ni Juvia nang agad na pinagtumpukan ng mga kababaihan ang binata at naguunahan pa ang mga itong kumuha ng libro mula sa karton. Sige, pila, pila! Matapos niyong makakuha ng libro, ay pumila kayo at bibigay ko sa inyo ang mga premyo niyo. Depende sa bilang ng librong hawak niyo. Sigaw niyo sa nagkukumpulang mga kababaihan. Ang pila ay animoy naging krusada sa haba at halos lahat ng mga kababaihan ay kinikilig at humihiling na makahalik sa binata. Oh my lord! Buntong hiningang wika ni Zeref nang makitang haba ng pila. Pinaghalo ang mga ito ng mga dalaga, bakla at matanda. Bumugas siya ng maraming hangin upang ihanda ang kanyang sarili sa mga taong hahalik sa kanya at hahalikan niya. Hindi niya gustong naisip niyang idea pero bawal siyang matalo sa kasunduan nila ni Juvia. Hold your breath, Zeref. If you want to win this bet, you have to be patient. Alo niya sa kanyang sarili at inumpisa na niya ang pagbibilang ng mga libro para sa premyo. Bawat isa'y nakayakap at nakahalik sa kanya. Ang iba naman ay hinalikan niya. May ibang mga babae kasi na tig 20 ang binili. Bawat babaeng yumayakap sa kanya at humahalik ay abot langit ang tili. May ibang nangingisay pa dahil sa kilig. Sa hinaba-haba ng pila, animoy nilimas ang kartong-kartong libro. Napanganga na lang si Juvia dahil wala pang 30 minuto ay 12 libro na lang ang naiwan. Paubos na ang mga tao at nais pa ng iba na bumili ngunit wala ng pera ang mga ito. Sa ganung paraan ay bahagyang umaasa si Juvia na hindi maibibenta ng binatang lahat ng libro. Nako, 12 na lang pala. Mauubusan na ako nito. Hindi pwede to. Dapat ako din.
Apurang wika ng kanyang kaibigan at nagtataka si Juvia kung anong ibig nitong sabihin. Hoy! Anong pinagsasabi mo? Saan ka pupunta? Tanong niya rito at bigla itong tumayo. Huwag mong sabihin ikaw rin! Dugtong niya at nagmamadali na ang kanyang kaibigan na bumili ng 5 libro at nakiyakap na rin sa binata. Sa pagkakataong ito'y 7 libro na lang ang natitira nang biglang lumapit ang isang matandang nasa 80 anyos na. Iho, meron pa ba? Wika nito sa binata at tinuro ni Zeref ang 7 libro. Dali-dali naman itong kinuha ng matanda at agad na humalik sa binata. Ang gwapo-gwapo mo, iho. Alam mo, sa iyo ko nakikita ang mga lalaking binabasa ko lang sa libro noong panahon. Nga pala, may asawa ka na ba? Tanong nito sa kanya. Meron na po. Dahil binili niyo ang huling 7 libro, ay may asawa na po ako. Aniya, at abot langit ang kanyang mga ngiti sa labi sabay, tinuro si Juvia. Habang ang dalaga naman ay animoy namumulang kamatis sa inis. Talo ako? Ibig sabihin, kailangan ko siyang tiisin? Hindi matanggap niyang sad sa kanyang sarili, habang niyuyugyug siya ng kanyang kaibigan na hanggang ngayon, ay kinikilig pa rin sa kagapuhang taglay ng binata. Congratulations, talo ka, Juvia! Masaya nitong sad at ito pa ang kinikilig kumpara sa kanya. At masaya ka pa talagang natalo ako? Yung totoo, kaibigan ba talaga kita? Inis niyang sad rito. Eh kasi naman, Juvia, kung ako ikaw, mas pipiliin ko talagang matalo kung ganyan lang naman ang premyo ko. Isang papang malatigasin, isang titig pa lang ulam na. Anito, at hindi mawala-wala ang mga ngiti sa labi. Habang si Juvia naman ay napapabuntong hininga na lang sa inaasal ng kaibigan. Hindi naman niya ito masisisi dahil talagang gwapo naman ang binata. Muli niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Zeref na ngayon ay nakatitig sa kanya habang iniyahakbang nito ang mga paa palapit sa kanya. Nang tumapat ito sa kanya ay agad siya nitong kinabig sa bewang. Bitawan mo ko! Kung sila napapakilig mo, pues ibahin mo ko! Maldita niyang sad rito at ngumisi lang ang binata. Alalahanin mong natalo ka, Julia. Kaya you are my wife now. And you know what's wife mean is. Sarkastiko nitong sad at hindi nilulubayan ng mapangakit na tingin ang mga mata ng dalaga. Habang si Juvia naman ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo sa pagkailang sa mga titig nito. Dahil sa reaksyon ni Juvia ay muling sumilay sa mga labi ng binata ang piliyong ngiti. Are you scared to fall for me? Mahina niyang sad at inilapit ang kanyang bibig sa tenga nito. Listen carefully, baby. I'm not only doing this because of my child inside you. Anito, habang si Juvia naman ay pigil hiningang tinitiis ang hindi niya maintindihang presensyang hatid sa kanya ng binata. Ang broskong boses nito ay tila himig sa kaniyang tenga. At bawat pagbukas ng bibig nito ay siya ring paghaplos ng mainit nitong hininga sa kaniyang leeg. Pakiramdam ni tuloy ay nagsitayuan ang lahat ng mga balahibo niya sa katawan. Dagdagan pa ng mabilis na pagpintig ng kaniyang puso. I will tell you one secret, Juvia. I'm a certified playboy at inaamin ko ito sa harapan mo. However, after that night, I can't get over from your beauty and everything. I don't like love. I hate to love. Pero ano itong ginagawa mo sa akin? You're always inside my mind since then. I want to know if what I'm feeling for you is just a lust or love. Kung pagmamahal man itong nararamdaman ko, I wanted you to know that there's no way for you not to love me back. Kailangang mahalin mo rin ako. If I need to seduce you, then I will. Dugtong nito at muling nginitian ang dalaga. Diyos ko, anong klaseng demonyong nasa harapan ko? Tanging usal ng dalaga sa loob ng kanyang isipan. Simula sa araw ng pagkatalo ni Juvia sa binata ay wala siyang nagawa kundi ang tuparin ang kanyang nabitawang salita para dito. Sana hindi na lang ako sumang-ayon sa kasunduang yun. E di sana, wala ako dito sa pamamahay ng malignong yun. Maktol niya habang isa-isang pinapasok ang kanyang mga damit sa kabinet nang biglang yakapin siya ni Zeref mula sa likuran.
Sapo-sapo ang kanyang tiyan. I'm sorry, my dear mommy, but it's too late to regret. Malambing nitong wika sa dalaga. Mataray namang tinanggal ni Juvia ang mga braso nitong nakapulupot sa kanyang bewang. Ikaw ha? Namumuro ka na talaga. Huwag mo nga akong mayakap-yakap dahil nandidiri ako sa'yo. Saad niya rito. No, that's not true. Because I still remember that night when you said, oh. Pili nitong wika at agara namang tinakpan ni Juvia ang bibig nito at ayaw niyang marinig ang susunod na sasabihin nito. Nahihiya siya dahil maging siya ay naalala rin niya ang mga gabing pinagsaluhan nila ang isa't isa. What? Natatawang sad ni Zeref sa dalaga na ngayon ay namumula. You're blushing. Alam mo bang mas maganda ka kapag napipikon ka? Napaka-blooming naman ang buntis ko. Dugtong nito at dahil doon ay higit na namula ang pisngi ng dalaga. Humagalpak naman sa tawa si Zeref nang pati tenga nito ay namumula na rin. Ewan ko sa'yo, demonyo ka talaga. Kung anong kasing itim ng buhok mo, ay siya rin ang budhi mo. Inis niyang usal rito sabay walk out. Ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, ay nayakap na siya ng binata mula sa likuran ng sobrang higpit. Pikunin ka naman, but you look so beautiful kahit na sa pagbubuntis mo ay dumagdag ang timbang mo at medyo tumaba ang pisngi mo. Anito na mas ikinainis ng dalaga. Sinasabi mo bang mataba na ako? Napangit na ako kasi dumagdag ang timbang ko? No, ang sinasabi ko lang naman ay maganda ka kahit medyo malaman. Anito at lihim na ngumiti si Juvia. Ang pagsasama ng dalawa sa isang bahay ay hindi naging madali para sa bawat isa. Iba sila ng pagkatao at iba ang kanilang ugali. Magkaiba ng pinagmulan at magkaiba ng gusto. Ganun pa man ay ang kanilang mga pagtatalo ay minsan ring nahaluan ng lambingan. Hindi na nila namamalayan na nakasanay na nilang kasama ang isa't isa. Kasalukuyang pauwi ngayon si Zeref sa kaniyang mansyon at excited siyang makita ang buntis na si Juvia. Ngunit pagbukas pa lang niya sa kaniyang mansyon ay bigla siyang nahilo at nalula nang bumalandra sa kaniyang mga mata ang puro violet na kulay ng kaniyang pamamahay. Mula sa vase, kahit nasa takip ng kanilang mesa ay puro violet hanggang sa cover ng kanilang sofa at lahat. This can't be. Baka pagod lang ako. Hindi makapaniwala ang wika ni Zeref sa kanyang sarili at ikinurap-kurap ang kanyang mga mata. Baka sakaling magbago ang mga kulay sa kanyang paningin na sobrang nakakaduling. Subalit ni isa ay walang nagbago. Oh my God! Bakit naging ubi ang bahay ko? Juvia! Juvia! Agad niyang sigaw sa pangalan ng dalaga at madali ang umakyat sa kanilang hagdan papuntang kwarto. Pagkabukas niya ng silid, ay mas lalo siyang nahilo at naduling nang maging sa kwarto nila ay kulay ubi ng lahat. Ang buong silid ay napapalibutan ng mga violet Hello Kitty poster. Napasapo na lang ng sariling noo si Zeref tsaka nilapitan ng dalaga na ngayon ay nagsusuklay. Zeref, nandito ka na pala. Do you like our room? Nakita mo na ba yung mga design ko sa labas? Wika nito sa binata at nasa tono niyang pagka-proud sa kaniyang ginawa. Habang si Zeref naman ay tila pinagsakluba ng langit at lupa. What did you do to our room? Bakit puro violet ang lahat? Bakit hindi ka muna nagpaalam sa akin? Kung gusto mo mag-disenyo sa bahay, pwede naman siguro nating pag-usapan. Kung pinaalam mo lang sa akin. I don't get it, Juvia. Sa dinami-rami ng kulay sa mundo, bakit violet pa? And these Hello Kitties? It's a childish thing. Ang pangit. You can choose black and whatever color, just not violet. Pakiramdam ko ay naging bakla ako bigla sa naging kulay ng buong pamamahay. Reklamo niya rito. Habang ang masayang mukha ng dalaga ay biglang napalitan ng lungkot. Hey, iiyak ka ba? I'm not angry, okay? It's just that I don't like the color. Nakonsensyang wika ni Zeref nang makita niyang kumunot ang labi ng dalaga sabay bagsak ng mga luha sa mga mata. Hey baby, don't cry. I'm sorry. God, I'm sorry.
Aniya at agad na niyakap ang dalaga. Labis niyang sinisisi ang kanyang sarili sa pag-iyak nito at pakiramdam niya ay kailaki ng kasalanan niya rito. Hindi mo gusto? Hagulhol nito na parang bata habang yakap-yakap ng binata. Pinagsikapan ko yan eh. Ang ganda naman eh. Akala ko magugustuhan mo. Si Hello Kitty paborito ko yan eh. Sige, kung hindi mo gusto, tatanggalin ko na lang lahat. Aniya sabay kumawala mula sa pagkakayakap nito. Akmang babaklasin na niya ang mga dinikit niyang Hello Kitty nang pigilan siya ng binata. No, no, don't. Maganda. Agad niyang sad sa dalaga para lang gumaan ang loob nito at tumahan. Kahit na ang totoo, ay napapangitan siya sa disenyo. Nang mabigkas ang mga kataga ay nag-iba na naman ang timpla ng ugali ni Juvia. Masama niyang tinitigan sa mga mata si Zeref. Maganda naman pala, pero kanina ayaw mo. Iniinis mo lang ba ako? Mataray nitong sad habang ang binata naman ay napapanganganan lang habang nakatitig sa dalaga. I mean, ngayon ko lang na-realize na maganda pala. Pagsisinungaling niya rito, subalit hindi na siya nakatanggap ng sagot mula sa dalaga at mataring na lang itong nag-walk out. Oh my lord, something isn't right here. Tanging sad ni Zeref habang nakatingin sa dalagang halos lumiyad na sa laki ng tiyan. Gayunpaman ay iwinaglit ni Zeref ang kanyang konsumisyon sa dalaga sa bigla-biglang pag-iiba ng ugali nito sa loob lamang ng isang segundo. Kaya't nagpa siya na lang siyang maligo. Subalit pagkapasok niya sa shower room ay halos maiyak siya nang bumungad sa kanyang harapan ang kulay violet nilang mga towel at maging kulay ng kanilang sabon at toothbrush. Hanggang dito ba naman? Sakit sa ulo niyang usal sa kanyang sarili. Gayunpaman ay hindi na lang siya nagreklamo dahil baka ikasama na naman ng loob ni Juvia. Kasalukuyang nasa gym ngayon si Zeref, kasama ang kanyang kuya Conrad at sabay silang nagpapalaki ng katawan. Kuya, mahirap ba talagang intindihin ng mga babae? Tanong niya kay Conrad. Bakit mo naman naitanong? Pero oo, minsan ang hirap nilang intindihin. Minsan para silang tuta kapag naglambing. Pero Jurassic kong magalit. At mas mahirap silang hulaan kesa sa ulat ng panahon. Pero teka nga, bakit mo ito natanong? Si Juvia kasi, hindi ko siya maintindihan. You know, last day, nag-decorate ba naman ng puro violet sa bahay? Nagulat ako sa nangyari dahil kahit saan ka, lumingon ay puro violet ang nasa paligid. Halos maduling na nga ako eh. Maging sa CR at kwarto namin, puro violet din. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip niya. So ayun nga, sinabi ko sa kanya na pangit ang kulay. Then bigla siyang umiyak at napaka-sensitive niya. Because I don't want her to cry, sinabi ko na lang na magandang design niya. But do you know what happened next? Nagalit siya sa akin. I thought matutuwa siya pero hindi. Nagalit lang siya at hanggang ngayon ay hindi niya ako kinakausap. Magkakapanisan lang yata kami ng laway sa bahay. Istress niyang reklamo sa kapatid at tumawa na lang ng malakas si Conrad. Ganyan talaga, Zeref. Mas mapait pa kaysa sa kape. Well, buntis si Juvia, kaya ganyan siya. Kung ano ang maisip, yun na agad ang gusto niya. Part yun ang pagbubuntis nila, kaya you have to understand her more. Parang si Layla nung naglilihi. Mahal na mahal ako. Gusto niya palagi akong kasama. Palaging nilalaro ang kilay ko. May oras din na nagagalit siya sa akin bigla-bigla. Pero madalas, mahal na mahal niya ang kilay ko. Yun kasing pinaglilihian niya eh. Kwento niya rito at napabuntong hininga na lang si Zeref. Mabuti ka pa mahal ka ng asawa mo. Ako kasi, kulang na lang isumpa niya ako. Aniya at nagpatuloy sa pag-gym. Habang pauwi si Zeref sa bahay, ay napadaan siya sa flower shop. Minabuti niyang bumaba sa kanyang kotse at pumili ng bulaklak na nababagi kay Juvia at natuon ang kanyang mga mata sa isang kulay ubing bulaklak. Binili niya ito at excited na umuwi. Nang bumungad sa kanilang pintuan, ay tinago niya ang kanyang dala sa kanyang likuran at pasimpleng nilapitan ng dalagang tahimik na nakaupo sa sopa. Nang tumapat sa dalaga, ay unti-unti itong nag-angat ng paningin sa kanya.
May sasabihin ka ba? Anito sa kanya at nilabas niya ang mga bulaklak mula sa kanyang likuran. I think you like this color kaya binili ko sa'yo. I hope you like it. Saad niya rito at kay laking ngiti ang gumuhit sa mga labi ng dalaga. Talaga? Akin to? Ang ganda naman! Thank you! Masayang saad nito at dahil sa tuwa ay napahalik siya sa pisngi ng binata. Nagulat si Zeref sa ginawa ng dalaga. Dahil sa tagal nilang nagsasama sa iisang bahay, ay ngayon lang siya hinalikan ng dalaga ng bukal sa loob nito. Wala kasi siyang ibang ginawa kundi gawin ng lahat gumaan lang ang puso nito para sa kanya. Habang si Juvia naman ay nagulat sa kanyang nagawa. I'm sorry. I didn't mean it. Naiilang at nahihiya niyang turan sa binata. Don't feel sorry about it. Because I worked so hard for that reward. I knew it. Hindi lang basta lost ang naramdaman ko sa'yo noon. I already love you that time, Juvia. Maraming babae nang humalik sa akin pero ngayon lang naging ganito kasi ang puso ko dahil lang sa isang simpleng halik mo. No one makes me feel this happy, Juvia. Ikaw lang. Tanging ikaw lang. Alam mo ba kung bakit ko binili ang tulip flower na yan para sa'yo? Because you are perfect for me and I will give you the best love that you deserve. Buong puso niyang sad sa dalaga, sabay siniil ito ng mariing mga halik sa labi. Zeref. Tanging sad sa isipan ni Juvia sabay patak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata at kusang yumakap ang kaniyang mga braso sa leeg ng binata. Ang luha sa kaniyang mga mata ay hindi simbolo ng sakit, kundi saya. Hindi niya sukat akalain ang lalaking halos isumpa niya noon ay ang lalaking aalayan niya ng kaniyang puso ngayon. You don't know how much I love you now, Zeref. Masaya ako at dumating ka sa buhay ko. I almost regret that night that I gave myself to you. Pero ngayon, I regret nothing. I'm so happy, Zeref. Masayang masaya ako. Nakasama kita sa buhay ko. Naramdaman niyang biglang paghigpit ng pagkakayakap ng mga braso ni Zeref sa kaniyang bewang at nilasap niya ang pagiging bihag sa bisig nito. Zeref, parang nagugutom ako. Aniya sa binata tsaka pinunasan ang kaniyang mga luha. You want to eat something? Tell me. I will get it for you. Agad niyang wika rito at bahagyang nag-isip si Juvia. I think I want to eat rambutan. Aniya at nakahinga ng malalim ang binata dahil madali lang hanapin ang rambutan at hindi ito maghahatid ng away sa kanilang dalawa. Rambutan lang pala eh. Madali lang yun. Isang kilong rambutan, pero yung walang buto ha? Dugtong nito at tila parang pinukpok ng martilyo sa ulo ang binata. Dahil ang buong akala niya ay madali na ito para sa kanya ngunit hindi pala. Rambutan? Pero walang buto? Meron bang ganun? At kung meron, saan naman ako makakahanap nun? Konsumisyon niyang saad sabay, tinalikuran siya ng dalaga. Basta, yun ang gusto ko. Bilhan mo ko nun. Anito sa binata na tila ba ay madali ang kanyang pinapagawa. Lumipas pa ang mga panahon na magkasamang dalawa ay mas lalo nilang minahal at inintindi ang isa't isa. Magkaiba man ang ugali ay natuto silang unawain ang isa't isa. Dahil para sa kanilang dalawa ay mas malalim ang kanilang pagmamahalan higit pa sa anuman. Kasalukuyang nasa kusina ngayon si Zeref at abala sa kanyang ihahain para sa kanyang asawa nang bigla niyang nabitawan ang hawak niyang mangkok nang makarinig siya ng malakas na pagsigaw ng dalaga. Zeref! Zeref, ang sakit! Sigaw ni Juvia sa pangalan niya. Masakit? Masakit na? Manganganak na? Tila nabablangko niyang saad sa kanyang isipan, sabay kabog ng kaniyang dibdib. Manganganak na siya! Dugtong niya at isa pang sigaw ang kanyang narinig. Zeref! Muling tawag nito sa pangalan niya. Ah, andito na, Mommy! Tarantang sigaw ni Zeref at dali-daling tinakbo ang hangdan. Nang marating ang huling baitang,
ay nasalubong ng binata si Juvia na hirap na hirap maglakad. Ano pang hinihintay mo? Tulungan mo na ako! Halos maiyak nitong wika at agad naman siyang binuhat ni Zeref. Bawat hakbang ay mabilis ngunit maingat. Nang makalabas ay agad niyang sinakay si Juvia sa kotse at mabilis itong tinakbo sa ospital. Agad silang inasikaso ng mga nurse at doktor at ngayon ay kasalukuyang pabalik-balik si Zeref sa kaniyang mga yapak sa labis na pag-aalala para kay Juvia. Batid niyang nasasaktan ito ngayon at bawat ngiwi nito ay pakiramdam niya ay siyang higit na nasasaktan. Zeref, pwede bang maupo ka muna? Ako nang nahihilo para sa'yo eh. Saway ni Lila sa binata niya ngayon ay buntis na rin. Oo nga naman Zeref, kumalma ka nga muna. Segunda naman ni Conrad. Paano ako kakalma when I know my wife is having a hard time to deliver our child? Nag-aalala at hindi mapakali nitong sagot sa kapatid. Wife? Hindi mo pa nga napapakasalan. We're getting there. Hindi lang talaga ako mapakali dahil alam kong nahihirapan siya ngayon. Sooner kuya, maintindihan mo rin ako kapag si Lila nang nanganak. Aniya sa kapatid at hindi magawang ikalma ang sarili. Lumipas pa ang mahabang oras ay sa wakas ay lumabas na ang doktor at agad itong sinalubong ni Zeref. Doc, how's my wife? Kumusta siya? Kumusta ang anak namin? Kumalma ka lang sir. Your wife is safe and your child. For now, let her rest. At tatawagin nilang kayo ng nurse kapag pwede na kayong pumasok. Anito at nginitian ang binata. Nakahinga naman ang maluwag si Seraph at ani mo'y nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Kalaunan ay tinawag na siya ng nurse upang pumasok. Pagkapasok sa silid ay bumalandra sa kaniyang paningin si Juvia habang katabi nito ang bagong silang nitong anak. Halika, kargahin mo siya. Saad ni Juvia at kinuha ng nurse ang sanggol at binigay ito kay Zeref. Wow, I don't know na ganito palang pakiramdam ng may anak. Ang saya pala. Sobrang saya at ang sarap sa pakiramdam. Palagay ko ay naging buo ako at mas nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ko dahil sa batang ito at dahil sa iyo, Juvia. Masaya niyang wika habang nakatitig sa gwapo nilang anak. Hindi ka pa sigurado kung anak mo yan. Kailangan mo pang maghintay. Sad ni Juvia sa kanya at binigay niyang sanggol sa nurse tsaka nilapitan ng dalaga. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito at siniil ng halik. I don't need to. Nung pinagbubuntis mo pa lang siya, ay alam kong anak ko siya. At higit akong sigurado ngayon na anak ko nga siya dahil sa sayang nararamdaman ko. Kay lakas ng pagtibok ng puso ko para sa sanggol na ito at para sa'yo. I love you both. Malambing niyang sad sa dalaga at mariin itong hinalikan sa labi kasabay ng pagpasok ng mag-asawang Lila at Conrad. Hoy Zeref, tigilan mo nga muna yung ate ko. Kapapanganak pa lang eh. Istrict ang sad ni Lila at napatawo na lang ang dalawa. I love you too, Zeref. Malambing na tugon ni Lila habang mahigpit silang naghahawakan ng mga kamay. Makalipas ng ilang buwan, ay agad na rin nagpakasal sina Juvia at Zeref at sabay na nangako sa harap ng altar na magsasama sila sa habang buhay, sa hirap man o ginhawa, at magpakailanman. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.